ng Diyos at ang kapangyarihan ng banal na dugo ni Kristo Jesus. So sa atin pong pagpapatuloy ng atin pong mensahe sa umagang ito, atin pong hayaan na yung banal na Espiritu ng Diyos ay manguna sa ating puso, sa ating isip, sa ating buhay sa araw na ito. Hayaan natin na magkaroon po tayo ng banal na pagkauhaw sa Diyos. Amen? Yung banal na expectations, yung ating pag-asa sa Diyos na siya ay nandito ngayon at siguradong sigurado na tayo ay kanyang lilingapin at kakalingain. Amen? Ang Diyos ay tapat. Ang pamagat po ng ating mensahe sa umagang ito ay ang puso ng Diyos. Maraming tao out there na sobra po na hindi nila alam yung puso ng Diyos sapagkat natatabunan sila ng mga pangyayari sa kanilang buhay. At minsan sila po ay mangmang sa mga katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos. So minsan natatakpan po ang kanilang paningin ng mga nararanasan nila sa buhay sapagkat mas nangingibabaw yung kanilang pakiramdam. Mas nangingibabaw yung kanilang mga nakikita sa kanilang kapaligiran. So balot nais kong makita natin dito na ang Diyos na nagmamahal sa iyo at sa akin ay mas higit pa sa ating nakikita. Mas higit pa sa ating nararamdaman at mas higit po sa lahat ng ating naranasan na sa ating buhay. Kung ikaw po ay nakaranas na ng katagumpayan sa iyong buhay, ang Diyos ay may higit at higit pa na katagumpayan na nakalaan para sa iyo. Kung ikaw ay nakaranas na ng pinakamasayang bagay sa iyong buhay at pakiramdam mo, iyon na yung sagot sa iyong mga hinihiling at pakiramdam mo na wala ka nang mahihiling pa. Nais kong sabihin sa iyo sa umagang ito na ang Diyos ay meron pang mas malalim na pagnanais na maranasan mo pa ang mas higit at higit na karanasan, na kagalakan na yung naranasan na. So ang Diyos ay lagi pong nag-iisip ng ikabubuti mo, lahat ng magandang kinabukasan. Ang Diyos ay nag-iisip niya katulad ng ating lagi nang naririnig dito sa aklat ng Jeremiah 29 na ang sabi po, alam ng Diyos kung ano po yung kalooban niya para sa iyo. Yung kalooban niya na ikaw ay bigyan ng magandang buhay, kinabukasan, at talaga namang pag-asa at punong-puno po ng saya sa buhay. Subalit, napakaraming tao, ang tanong ay ganito, ang daming tao dito sa mundo na kahit na minsan tinanggap na nila si Kristo sa kanilang buhay, dahil ang daming kabiguan nilang naranasan, dahil sobrang dami nilang problemang nararanasan, minsan mas nangingibabaw yung nangyaring yon sa kanilang buhay kaysa yung makita nila na mayroong mabuting Diyos. Merong napakabait na Diyos. Merong Diyos na mayroong malaking puso na nagpaplano ng pinakamainam at pinakamagandang bagay sa bawat nilalang. At gusto ko pong malaman mo na ikaw yung nilalang na yon. Ikaw yon. Ikaw yung pinili niya, ikaw yung tinawag niya. Tulad ng sinabi niya sa aklat ng Pedro na ikaw ay inari niyang banal at ibinilang sa bayan na sinasabing tinawag niya at pinapaging banal. Sabalit hindi tayo doon magpo-focus sa umagang ito. Gusto kong mag-focus tayo na, sa aklat ng Isaiah 57 verse 15 na ang sabi, ako ang kataas-taasan at banal na Diyos, ang Diyos na walang hanggan. Matataas at banal na lugar ang aking tahanan. Sa mababang loob at nagsisisi, ako ay sasama. Aking ibabalik ang pagtitiwala nila at pag-asa. Unang-una, inintroduce ng Diyos kung sino siya. Nasabi niya dito sa ating pong binasa na siya yung kataas-taasan at banal na Diyos. Saan siya nakatira? Sabi ko, banal na Diyos na walang hanggan. So ipinakilala niya kung sino siya, siya yung walang hanggang Diyos. Bago pa nalangin ang langit at ang lupa, nandun na siya. Wala siyang simula, wala rin katapusan. Yun siya, ipinakikilala niya kung sino siya dito. And according dito po sa sentence na ating binasa, mula po dito sa Isaiah na kung saan na siya yung Diyos na kung saan na ang tahanan ay sa matataas at banal na lugar.
So, sino kung iisipin natin in natural mind, sino yung pwedeng lumapit sa kanya? Kung siya yung nakatira sa pinakamataas na lugar, na walang pwedeng pumunta, hindi pwedeng puntahan ng airplane. Siya yung Diyos na sobrang banal, samantalang tayo, nagkakamali tayo. Paano tayo sa kanyang makakalapit? Ganun po ang pagkakakilala ng napakaraming tao sa Diyos. Yung ang lakalaking Diyos, sobrang makapangyarihang Diyos, alam nilang makapangyarihan ang Diyos. Alam nilang sobrang nakatira ang Diyos sa doon sa banal na dako. Alam nila yon. Kaya nga, ang sinasabi nila, hindi ako karapat-dapat sa Diyos. Maganda na po sana yung puso na inaamin niya na hindi siya karapat-dapat. Subalit yung puso na hindi mo makita yung pwesto mo sa Diyos, yung tamang lugar mo sa Diyos, yung kung sino ka kay Kristo, yung hindi mo yun makita, isa pong bagay na nakakalungkot yun. Sa bagay na nakakalungkot na hindi natin alam yung karugtong ng passage na ito na ating binasa na ang sabi, sa mababang loob at nagsisisi, ako ay sasama, aking ibabalik ang pagtitiwala nila at pag-asa. So, alam ng Diyos na yung pagtitiwala ng tao dito sa mundo ay pwedeng kumumpas. Alam ng Diyos na yung pag-asa natin ay pwedeng mawala. Alam yun ng Diyos. Subalit ang sabi niya rito, siya ay nananahan. Siya ay nananatili sa mga pusong mapagpakumbaba at pusong handang magsisi. Sabihin nga po natin, pusong mapagpakumbaba at pusong handang magsisi. Kanina, nasabi natin kanina, yung isang klase ng tao, yung isang klase ng puso ng tao na nagsasabi na makapangyarihan na ang Diyos, banal siya, hindi ako karapat-dapat. Maaring nandun o makikita natin doon yung tinatawag na mapagpakumbabang puso. Subalit hindi po natatapos doon na nagsasabi na nagpapakumbaba, kundi sinabi po rito yung kataga na nagpapakumbaba na kalooban at nagsisisi. Sabihin nga po natin, nagsisisi. So lagi po silang magkasama. Itong mapagpakumbabang kalooban at nagsisisi. Kung alam lang natin na tayo ay makasalanan at hindi tayo nagsisisi, sa kasalanan ang ating nagawa, then, hindi po kumpleto yon. Sapagkat magiging kumpleto lang yon kung ating aaminin sa Diyos na tayo ay hindi karapat-dapat sa Kanya at sasabihin natin, Panginoon, ako ay nagsisisi. Ang pagsisisi, yung katagang pagsisisi, ay isang palatandaan na ikaw ay handang tumalikod sa isang kasalanan. Na ikaw ay handa na kalimutan ang pangyayari sa iyong buhay at ikaw ay magpatuloy sa katotohanan. Yun po yung katagang pagsisisi, pag sinabing pagsisisi. False na pagsisisi, huwad na pagsisisi kung hindi po ito tumatalikod sa isang kamalian. Huwad na pagsisisi kung hindi po handang kalimutan ang kasalanang nangyari at magpatuloy sa katuwiran ng Diyos. So ang tunay na pagsisisi ay yung handa mong harapin yung consequences, handa mong harapin yung maaaring kabayaran nito, maaaring maging result nito ng kasalanan ito at handa kang humarap doon sa katotohanan at tumawag sa Diyos na pwedeng magpatawad ng ating kasalanan. Sabi nga po ni Bishop Rich, meron siyang kataganas na ipinost sa Facebook nitong nakaraan. Na sabi niya, ang isang makasalanan, pwede siyang magsisi anytime. Yung makasalanan, pwede siyang magsisi anytime. Subalit itong nagkasala, hindi siya pwedeng maging banal hanggat hindi niya tinatanggap yung kapangyarihan ng banal na dugo ni Kristo. Hindi niya pwedeng linisin ang sarili niya mula dun sa kasalanan na kanyang nagawa. Pero pwede siyang magpasya na hindi na magkasala. So, balit yung kasalanan dun sa loob niya, ang pwede lang mag-alis dun ay yung dugo ni Kristo. Kaya ang daming tao, ano? Hindi ka magtataka, ang daming tao. Gusto niyang magbago, hindi niya magawa. Gusto niyang
alisin sa kanya yung mga bisyo sa kanyang buhay, pero hindi niya magawa. Bakit po? Meron po dong isang kataga na namimiss ng isang nilalang. Ano yon? Ang kapangyarihan ng dugo ni Kristo. Ang kapangyarihan lang ng dugo ni Kristo ang pwedeng sa atin ay magpalaya mula sa isang kasalanan. Hindi ko alam ano yung mga kasalanan na yan. Subalit kadalasan ng mga kasalanan, yan po yung mga pag-iisip ng hindi maganda, yung pagpaplano ng paghiganti, yung sumama ang loob mo at sobrang gusto mong gumanti, gusto mong pirisin yung taong yun. So you know, it's like, sometimes parang ang feeling mo, that's a normal thing, but that's abnormal. If you are Christian, at matagal ka na pong lumalakad na isang Kristiyano, tagasunod ni Kristo, abnormal po yung madalas pa na sa isang araw ay nandyan yung pagpaplano ng paghihiganti. Abnormal ang tawag doon. Bakit po? Ang normal thing sa isang Kristiyano ay yung mabubuting bagay at magagandang plano at yung banal na plano yung laging minimeditate. Bakit po? Ang taong na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, napauwi na ang dati sa kanyang buhay at bago na ang lahat sa kanya ngayon. So dahil bago na tayo kay Kristo, dahil tayo po ay na kay Kristo, nagpapasakop kay Kristo Jesus, ang dapat na normal na atin pong pag-iisip ay yung pag-iisip na pagpaplano ng mga ikabubuti. Hindi po yung pagiging martir. Nung ako'y bata pa, naisip ko yun na ito'y isang pagiging martir. Ito yung bagay na parang corny sa buhay. Ginawa ka ng masama tapos hindi ka gagante? Parang kakaiba yon, is it right? Pero kung ikaw ay mapapansin mo na ikaw ay nakaranas ng born again experience, katulad ng sinasabi po sa Juan 3:3, na ang sabi, maliban na ikaw ay ipanganak na muli, hindi mo makikita ang kaharian ng langit. Yan ang sabi po ng John 3:3, na kung saan mapapansin po natin na ang kapanganakang muli kay Kristo ay isang relasyon sa Diyos at hindi isang bagong relihiyon. Again, paulit-ulit nating naririnig ito, yung pakikipagrelasyon. At ang lagi pong secret dito sa atin pong pagpapatuloy sa Diyos ay ang relasyon natin sa Diyos. Pwede kang mapalayo sa piling ng Diyos kahit ikaw po ay sikat ng manunulat ng mga Kristiyanong mga aklat. Pwede kang mapalayo sa Diyos kahit na ikaw ay sikat na pastor o sikat na preacher ng salita ng Diyos. Kung hindi ka babalik doon sa foundation ng relasyon sa Diyos. Sapagkat ang pakikipagrelasyon sa Diyos ay isang palatandaan na tayo po ay nagkikipagkasundo sa Kanya at nagsasabi na opo Panginoon, wala akong magagawa sa aking sarili, kaya nais ko pong makipagkasundo sa iyo. Ito po ay katulad ng isang covenant ng pagpapakasal na sa hirap at sa ginhawa, sa sakit o kagalingan, sa saya at kalungkutan, ikaw ay mananatili na ang pag-ibig mo, ang pagmamahal mo, ang iyong pag-alaga ay mananatili sa iyong spouse. Ang isang relasyon ay isang palatandaan na nagsasabi na, opo Panginoon, wala akong magagawa sa sarili ko. Kaya po ang babae at lalaki ay nagpapakasal dahil sinasabi nila sa kanilang sarili, ito yung foundation of marriage actually. Sinasabi nila sa kanilang sarili, hindi sila magiging masaya kung wala ang isa sa kanila. Kaya gusto nila magkasama sila. That's a covenant of marriage. But many marriages are founded by the lust of the flesh. They want to get married because of their needs. If you are a single today and you are looking forward to get married because of your needs, that is not real love. I want to warn you today. That is not real love. And that is not the foundation of marriage. Marriage should be founded by real love. Real love ay hindi po naghahanap ng anumang kapalit. Magbibigay ka, hindi ka maghihintay ng anumang kapalit.
Dahil mahal mo siya, kaya ka magbibigay. Hello? The Lord created us to enjoy that love. And all of us need to be loved. Ikaw at ako need to be loved. One of my friend, ang sabi niya sa kanyang sarili, I don't want to get married anymore because of many needs na kailangan kong ma-meet sa aking buhay. What are the needs? Needs of the relatives. Needs because someone needs care. Someone needs attentions. And that is enough for that person. Sabi niya ganun, that is enough for me to taking care of my relatives. I don't need to get married. Hindi daw niya kailangan na magpakasal. But one thing na gusto kong makita mo rito, getting married always has a purpose. Laging may purpose. Ganun din po sa pakikipag-relation sa Diyos. Laging may purpose. Ano ang purpose? It is because we need to be loved. That's the reason why. And because God is love, then ang Diyos ay pag-ibig. At ang sabi po ng salita ng Diyos, ang sino mang hindi umiibig ay hindi kabilang sa Diyos. Then ang Diyos ay pag-ibig. He himself is love. Siya mismo ay pag-ibig. At mapapansin po natin dito na that's the foundation of relationship. Yun yung pundasyon ng relasyon. Sa kahit na saang relasyon, ang pundasyon ay pag-ibig. Kung wala yung tunay na pag-ibig, doon po nawawasak ang relasyon. Subalit kung nandun yung tunay na pag-ibig, yung tunay na meaning ng pag-ibig, na kung saan na atin pong pinag-aaralan mula sa aklat ng Biblia, yung kahulugan ng pag-ibig na ang pag-ibig ay matiisin, ang pag-ibig ay hindi hindi maselosin, ang pag-ibig ay hindi makasarili, ang pag-ibig ay tunay po na nagpaparaya, laging nag-hope, laging umaasa ang pag-ibig. So kung ganun po yung pundasyon ng tinatawag ng relations dito sa mundo, then wala pong inggitan, walang magsasabi na bakit hindi mo ginawa to, walang magsasabi na bili mo ako noon, bili mo ako niyan. Walang unconditional. Hello? Walang magsasabi na, sige, pakakasalan kita kung may bahay at lupa ka, pakakasalan kita kung ikaw ay may trabaho na, sige, sasagutin kita ng yes. So walang kondisyon na maririnig ka kung yung tunay na pag-ibig ay nakikita sa bawat nilalang. So bakit kung ang bawat isa, can you imagine this picture? Na kung ang bawat isa sa iyong sambahayan ay nagde-demand na nagsasabi, bigyan mo ako nito, anak mo ako, bili mo ako nito, dahil anak mo ako. O kaya naman ang magulang, pagkatapos mo mag-aral, anak, kailangan mo ako ibili ng bahay at lupa. Pagkatapos mo mag-aral, pag may trabaho ka na, kailangan mo akong ibili ng kotse. Sinong anak pa pwedeng mag-asawa? Wala na. Wala nang multiplication sa mundo. Bakit? Dahil iisipin lang niya lagi yung demand ng magulang, at yung anak naman, iisipin niya lagi yung demand niya dun sa kanyang magulang. You know? At ang mangyayari po doon, buhay na punong-puno ng regrets. Can you imagine that? Kung ganun ang mundo. Buti na lang hindi ganun ang mundo. I mean, hindi ganun yung Kristiyano. Yeah? Mabuti na lang hindi ganun. Mabuti na lang merong tinatawag na give and take relationship. Mabuti na lang yung pag-ibig ng Diyos ay sobrang pwedeng mangibabaw sa ating buhay. And that's the heart of God for us. The heartbeat of God for you and for me is to enjoy life. Ang sabi pong ganun, abundance life. Yung punong-puno ng pag-asa, punong-puno po ng tinatawag na saya, galak, na kahit kailan hindi mananakaw ng kahit na sino. Sino po rito ang one time, nitong nakaraang linggo, isang araw, ikaw ay nagising na parang merong empty sa puso mo. May ganong pakiramdam sometimes. At gusto kong malaman mo to. Hindi kalooban ng Diyos na ikaw ay mag-wonder, na ikaw ay parang nalulos, parang nawawala. Kalooban ng Diyos at puso ng Diyos para sa iyo at para sa akin na tayo ay madirect sa kalooban niya, sa nais niya na ating tahakin. Hello? Ano yung kalooban ng Diyos? Ano yung naisin ng Diyos sa ating buhay araw-araw? Araw-araw, nais niya
pagising natin, tayo po ay maging mapagpasalamat sa Diyos at laging siya ang sentro nito. Kung ang Diyos ang magiging sentro ng ating buhay, ang source ng lahat ng pagkalinga at pag-ibig at kapayapaan, yun ang Diyos natin. Siya yung source ng lahat ng yan. If we become closer, get closer to our God, kung tayo lalong lalapit at lalapit sa Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan, pinagmumulan ng kagalakan, pinagmumulan po lahat ng pag-asa. Kung ikaw ay lalapit sa Kanya at lalapit, ang sabi po ng salita ng Diyos, the more na tayo lumalapit sa Kanya, the more na tayo po ay nagiging katulad niya. Pansinin niyong mabuti, ito yung pinaka-principle nito. Kaya merong kataganan na nagsasabi, sabihin mo sa akin kung sino ang iyong mga kaibigan at sasabihin ko sa iyo kung sino ka. Bakit may ganong kataga? Kaya nagkaroon ng ganong kataga sapagkat kung sino yung pinaka-close mong tao, nagiging kamukha ka na. Kamukha na ba kayo ng best friend nyo? Yeah? Many people are like saying na sinasabi, itong, yung, meron akong isang close na kabataan at ang sabi lagi, kamukha ka na ni Pastor Tonet. Sabi ko, in what way? Sabi ko na, sa pagsasalita, mukhang nagagaya mo na siya. Maraming tao na nagsasabi na parang sa kanilang buhay, wala silang best friend, wala silang kaibigan. Dahil natatakot silang makipagkaibigan. Napakaraming ganun, yung mga sinauna, maraming ganun po, walang friend, walang kaibigan. Bakit po walang kaibigan? Sapagkat natatakot silang buksan ang kanilang puso. Gusto kong sabihin sa iyo sa umagang ito, hindi kalooban ng Diyos na mamuhay tayo sa takot. Kalooban ng Diyos na tayo po ay mabuhay ng may kapayapaan, walang agam-agam na sama ng loob. Kalooban ng Diyos yan, na tayo ay maging mapayapa. Sabihin nga po natin, mapayapa. Subalit tumarating sa buhay ng tao, sabihin mo man sa akin, umamin ka man o hindi, tumarating sa buhay ng tao na nababagabag ka. Yeah? Nababagabag ka. Dumarating yung panahon na parang pagising mo sa umaga, parang iba yung umaga. Yeah? Pero gusto kong makita mo to. Kanina, nagising ako ng 3 a.m. Kahapon, umalis ako dito sa church ng like, siguro mag 7 plus na ng gabi. Mula umaga, nandito po ako. And then, pag-uwi ko ng bahay, umuwi ako ng bahay ng ganun kaaga para magpahinga dahil sobrang sama ng aking pakiramdam. Ang sabi ko sa sarili ko, Lord, hindi mo to kalooban na masama yung pakiramdam. Kalooban mo na ma-enjoy namin yung malakas na pangangatawan. Amen? And we need to believe on that way. Kailangan nating paniwalaan yun. Or else, aalipinin tayo ng sakit. But anyway, nakatulog po ako pagkakain ng hapunan, nakatulog po ako kaagad, at nagising nga po ako ng 3 a.m. Nung magising ako ng 3 a.m., pakiramdam ko umaga na. As in, maliwanag na maliwanag ang pakiramdam ko, sumilip ako sa window, ang tingin ko rin sobrang liwanag, parang may araw sa labas. Usually, hindi ganon. And that's why, natempa ko na tingnan yung orasan. Akala ko late na ako para sa ating service today. But, nakita ko na 3 a.m. And one thing na sobra po yung conviction sa puso ko, na sabi ng Lord, ako yung liwanag sa buhay mo. Ako yung nagbibigay kulay sa buhay mo. Ano yung mararamdaman mo bilang isang nilalang ng Diyos na kapag ganun yung sabihin sa'yo ng Lord na ako yung liwanag mo, ako yung nagbibigay kulay sa buhay mo. And then you know what? What my response is, sabi ko, Lord, opo Panginoon, ikaw yung lahat-lahat sa buhay ko. And then stood up, tumayo po ako. And then habang ako tumatayo, naglalakad, nagpipray ako, Lord, salamat sa kapangyarihan mo, salamat sa kabutihan mo. And then you know what? Wala akong balak naman nalangin, pero yung Holy Spirit inside of me, nagsasabi na, you pray. Kausapin mo ako, makipag-usap ka sa akin. And then,
At the back of my mind, kailangan kong bumalik sa tulog. Dahil alam ko na kailangan namin umalis ng mas maaga. And sabi ko, God, alam ko you are our strength. You are our all and you can supply the strength for the Sunday service. Pero yung sabi ng Lord sa akin, just give me your time. And I will do the rest. Sabi ko sa sarili ko, Lord, I believe. And you know what? Once na ikaw ay nag-response sa Lord, once na ikaw ay nagsabi sa Lord na, yes, Lord, merong mababasag dyan inside of you na parang hindi mo maintindihan na ikaw ay napalaya. Hello? Pero kapag ikaw ay nag-reason, nagkaroon, you know, people has many human reasonings. Hindi ko alam kung alam mo yan, kung aware ka dyan. Pero napakaraming human reasonings ang tao. Katulad ganinang madaling araw, ang sabi ko sa sarili ko, God, gigising pa uli ako ng mas maaga, aalis ako dahil maaga yung service. That's human reasoning. But the Holy Spirit wants to talk to me. The God who created the heaven and earth wants to talk to me. Gusto niya makipag-usap sa akin. Sabi ko, God, sino ako para kausapin mo ngayon? Meron ka bang gustong sabihin, Lord? And you know what? Sobrang sweet yung word ng God. For me, this is too sweet. Nasabi niya, I want to do something with my people. Sabi ko, God, thank you for that. And you know what? I was in tears. Why? Because nagpahinga po ako for 4 days. At sa pagpapahinga ko ng 4 days, ang pakiramdam ko, hindi ako naka-breakthrough sa pagpapahinga. Kahit 4 days na ako namamahinga. Ang pakiramdam ko, yung katawan ko, pare siyang isang makina na nag-overheat. Ganun pala kapag na-overwork ka. But one thing that God has spoken to me ngayong umaga, na sabi niya, I am your light. And just one word from God, kung iko-compare ko for 4 days na nagpapahinga, sobrang lakas ko sa araw na to. Hello? Palakpakan natin ang Panginoon. That's our miraculous God. Siya yung miraculous God na kapag minsan hindi mo na kaya sa sarili mo, God will help you. Hindi dahil nagkasala ka, kundi dahil sa sobrang pagod mo sa paggawa sa kanyang kingdom. Dumarating yung panahon na yun. Alam ko nakaka-relate yung iba sa inyo, but I want you to get the heart of God. The heart of God is always good for us. Sobrang mabuti ang plano ng Diyos. Sobrang sinasabi niya, kaya sinabi niya rito sa Isaiah, sa binasa natin, na sabi niya, na ibabalik ang pagtitiwala nila at pag-asa. Dahil sa pagod, dahil sa dami ng mga naranasan mong mga trabaho sa buhay, maaaring araw, gabi, nagtatrabaho ka, dahil yun ang demand ng trabaho mo, maaaring meron ditong ganun, na yung demand ng trabaho mo, araw, gabi, nagtatrabaho ka, dahil ganun yung natures of your works. But gusto kong makita mo dito, kung ikaw ay patang-patana, pagod na yung physical body mo, kanina mo hugutin ng lakas. You know what? This is sad thing. Many people are looking for alternative. People are looking alternative para lumakas uli sila. Minsan hinahanap nila yun sa sex. Minsan hinahanap nila yun sa material na bagay. Because the world always offer that solution. At gusto kong i-expose yan sa umagang ito. Sex is not the answer. In order for you to feel fulfilled sa iyong buhay, kung ikaw ay napagod ng gusto, sobrang nahirapan ka, itong mga nakaraang buwan, nakaraang araw, not sex is the answer. Even not the materialism. The answer is the presence of God. The answer is Jesus. Jesus is the answer. But isa sa nakakalungkot, lalong-lalo na kung ikaw ay married, isa sa nakakalungkot,
nakakalungkot na bagay, minsan ang iniisip nila, yung spouse nila ang pwedeng makapuno nito. But I want you to know, sometimes it works, but many times it won't. Hindi ito mag-work. Gusto kong makita mo na maranasan mo, makita mo yung totoong buhay, na yung kapangyarihan ng Diyos ay naghihintay lang sa iyo at yun ang puso ng Diyos sa iyo. Kalooban ng Diyos na ikaw ay makaranas ng kalayaan, makaranas ng kapayapaan, makaranas ng kapahingahan, at tunay na kagalakan sa piling ng Diyos. Kasama ang iyong spouse, kasama ang iyong mga mahal sa buhay. Sapagkat sila ay ibinigay ng Diyos sa iyo as an instrument for you to be blessed. Money is an instrument for you to be blessed. Materialism is an instrument for you to be blessed. Hindi tayo nabubuhay dito sa mundo para magpasasa ng mga bagay-bagay ng layaw ng laman. Kundi tayo ay nandito sa mundo, first reason is to give glory to God. Bigyan ng kaluwalhatian ang Diyos. Kapag yun ang naging mindset ng isang nilalang, ng isang Kristiyano, na bigyan ng kaluwalhatian ang Diyos araw-araw, then what the Word of God tells us, ang sabi ng salita ng Diyos, seek ye first, unahin mo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran at ang lahat ng ito ay idadagdag sa iyo. Ano po yung idadagdag? Ano yung sinasabing lahat ng ito ay idadagdag sa iyo? Yun yung mga bagay dito sa mundo na pwedeng sa iyo ay makapagpasaya. Those are instruments. Kaya yung pera, yung pananalapi mo sa buhay, those are instrument of God for you to be blessed. For you na makita mo na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay tapat sa lahat ng iyong pangangailangan. Those are instrument of God. Subalit napakaraming tao, nakatingin sila dun sa need nila at natatakpan ang kanilang paningin sa napakalaking needs, kaya hindi nila nakikita yung ways ng God. But the heartbeat of God is this. For you to be blessed and for you na masatisfy sa iyong buhay, ma-enjoy ang pakikipag-relasyon sa Diyos sapagkat yun ang gusto niya. Ang relasyon sa kanya ay lumago at sumagana. Can I hear amen? Tapat po ang ating Diyos. Hindi po siya nagbabago. Sabi po sa mga awit, 143 verse 10 hanggang 11, ikaw ang aking Diyos, ako ay turuan na aking masunod ang iyong kalooban. Ang espiritu mo'y maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Ikaw ay nangako, ako'y ililigtas pagkat dakila ka, iligtas mo agad, iligtas mo ako sa mga bagabag. So, nandito po si David, nagtinaguri ang a man after God's own heart. Itong si David na kung saan na sobrang close sa God, na nabuhay, isang nilalang na nabuhay dito, noong lumang tipan na sobrang close kay God. Sobra siya po ay talagang sobrang worshiper. Sobrang mananamba sa Diyos. Subalit isang bagay na sabi niya, Lord, iligtas mo ako. Kailanman eh, lagi niyang inaalala, hindi niya kinakalimutan kahit kailan, hindi niya kinakalimutan na kailangan niya ang Diyos. Lagi niyang inaalala na, Lord, kailangan kita, tulungan mo ako. So kaya sinabi rin niya po sa aklat ng mga awit 42 na ang sabi niya, katulad ng usa na uhaw sa tubig, nais ko, Panginoon, na sa iyo ay uminom at sa iyo ay lumapit. So sa paglapit natin sa ating Diyos na buhay, may pakinabang lagi. Is that good news? That's good news. Ang Diyos ay laging nag-offer. Minsan nga, nakita ko ron na, Lord, sobrang ikaw yung halimbawa na wala ka. So selfless, Lord. You are selfless. Why? Dahil lagi niyang iniisip yung kapakanan mo at kapakanan ko. Imagine, siya mismo ang gagawa ng paraan upang tayo magkaroon muli ng pag-asa at patuloy na sa Diyos ay manatili. At ang sabi po rito ni David sa ating huling binasa na, Panginoon, tulungan mo ako. Meron pong puso na nagpapakumbaba na
ina-acknowledge niya na kailangan niya ang Diyos. That's number one key. In order for you, in order for me, na tayo po ay magpatuloy sa relasyon na ito natin sa Diyos, kailangan nating i-acknowledge na kailangan natin ng Diyos. Kailangan mong aminin na kailangan mo ng Diyos na mas magaling, mas makapangyarihan sa iyong kakayanan. Hello? That's called faith. Kung hindi tayo mananampalataya sa Kanya, we cannot please Him. We need to believe on Him. Amen? Kailangan natin panampalatayanan yun. Lord, nananampalataya ako sa iyo. Lord, ako Panginoon, umaasa sa iyo. So, nais ng Diyos at kalooban ng Diyos na ma-enjoy natin ang buhay na ito sa mundo at kalooban din niya na tayo ay magkaroon ng tinatawag na magaan na kalooban. Sabihin mo nga, kagaanan ng kalooban. Yeah. That's for you. And you need to believe on that. Kailangan mong manampalataya dyan sa tinatawag na kalooban na napakagaan, kalooban malinis, kalooban na punong-puno ng pag-asa. Yan ang nais ng Diyos para sa iyo. Kung ikaw po ay nababagabag, kung ikaw po ay minsan na nahihirapan sa sitwasyon, na gugulat ka sa mga nangyayari sa iyong kapaligiran, hindi po yung kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay yung merong direksyon ng iyong buhay. Amen? Subalit lagi po ang susi, presensya ng Diyos. Presensya ng Diyos. Every time na ikaw ay kakausapin ng Diyos, take advantage of it. Take advantage. The moment na narinig mo ang boses ng Diyos, sabi ng aklat ng Hebrew, do not harden your heart. Huwag mong patigasin ang iyong puso kapag narinig mo ang kanyang boses. Bakit po? Dahil pwede pong tayo ay tuluyang tumalikod sa Diyos. Subalit ang kabutihan ng Diyos ay laging sagana. Laging sagana. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, lumapit kayo sa Diyos habang siya ay malapit. Tumawag kayo habang siya po ay tumutugon. Sapagkat darating ang panahon na maraming tatawag sa Kanya, subalit hindi niya maririnig. Bakit hindi niya maririnig? Dahil sa kasalanan. Kaya napakahalaga po na ang salitang pagsisisi. Sabihin nga po natin pagsisisi. At tanging ang banal na dugo ni Jesus ang pwede lang pong maglinis ng ating kasalanan. Mga awit 119:88 ang sabi dahilan, sa pag-ibig mo, O Yahweh, ako ay lingapin at ang iyong mga utos ay masikap kong susundin. So, sabi niya rito na kung saan ang mga awit ay nagsasabi na sa pag-ibig mo, O Yahweh, ako ay lingapin. Meron siyang napakatinding pagtitiwala na ang pag-ibig ng Diyos ay sagana at tapat. Kaya ang sabi niya, Panginoon, pansinin mo ako ng iyong pag-ibig. Panginoon, alam ko ang iyong pag-ibig ay naririyan. Nandun po yung kanyang pananampalataya, nandun yung tinatawag na desire ng kanyang puso na nagsasabi na, Panginoon, lingapin mo ako. Ganun po ba ang ating puso sa umagang ito? Kailan yung huling araw na sinabi mo sa Panginoon, Panginoon, wala akong magagawa sa sarili ko. Lingapin mo ako. Pansinin mo ako, Lord. Kailangan kita. Kailan yung huling araw na yon? Maaring yung huling araw na yon ay napakatagal na. Subalit nais kong sabihin sa umagang ito, ito na yung tamang panahon para sa'yo. Nasabihin uli yun sa Lord. Nasabihin mo, Lord, kailangan kita. Panginoon, kailangan ko ang iyong presensya. Amen? Kailangan mo ng himala sa iyong buhay, kailangan natin ang kanyang presensya. Kailangan mo na tugunin ng Diyos ang iyong mga panalangin. Una at higit sa lahat, kailangan nating ilapit ang ating puso sa Diyos. Amen? Kailangan nating lumapit sa Diyos at angkinin ang kapangyarihan ng kanyang dugo na naghuhugas ng ating mga pagkakamali. Maaring hindi ka naman talaga matatawag na makasalanan. Maaring hindi ka lang nanalangin kanina nung ginigising ka kaninang alas dos ng madaling araw. Yeah? May mga ganon. May mga ganon na kaya pag gising mo, ang bigat-bigat ng iyong pakiramdam. Kasi hindi ka tumugon dun sa panawagan. Just a simple instructions ng Lord na sasabihin lang sa iyo ng Lord, o sige, bigay mo yan ha. Minsan sa giving din, o bigyan mo ng isang kilong bigas yan. Sasabihin mo sa sarili mo, eh God, isang kilong bigas na lang din ang bigas ko dito. Bakit ko pa ito ipapamigay? Dahil hindi ka nag-obey, sometimes may mabigat na kalooban. Nabibigatan ka sa iyong kalooban. But I want you to know today, that's a simple examples
Pero gusto kong malaman mo sa umagang ito at gusto kong makita mo na ang Diyos, kapag tayo po ay sumunod, sobra po siyang kakaiba. Meron akong kaibigan na parang at the back of her mind, ayaw niyang ibigay yung tithes niya. Ayaw niyang ibigay sana. Kasi daw, ang dami niyang bayarin. Tapos, ang ginawa niya, sinadya niyang pumunta dito sa church during weekdays. Pumunta siya rito sa church at kumuha ng sobre at inihulog dyan sa box. Walang service. Ordinary day. Pumunta siya rito sa church at sabi niya, uunahan ko itong pakiramdam ko at itong needs. Ang ginawa niya, kinuha niya yung pera niya na para tithes niya sa Lord at inilagay niya sa sobre. Ewan ko kung alam niyo itong tithes na sinasabi ko. Ito po yung 10% para sa Lord. Okay? Nilagay niya sa sobra at nilagay niya din sa box at pagkatapos sabi niya, Lord, bahala ka na sa lahat ng needs ko. And then, umuwi siya ng bahay na wala siyang pambili ng ulam, walang pambili ng bigas, pero sobrang salat po yung kanilang finances. Wala talaga. Pagkatapos, buti na lang, dumating yung kanyang kamag-anak, nakita na walang bigas, walang ulam, yun ang bumili ng ulam for that day. Okay? So, tuwang-tuwa siya. Sobrang tuwang-tuwa siya. The following week, sabi niya, Lord, pinangako mo to, kung ibibigay namin sa iyo, God, yung itong tithes na to, bibigay to sa iyo, ibabalik mo to ng siksikliglig at tumaapaw. Tapos ang lagi lang niyang prayer daw ay ganito, Lord, you will provide. God, you will provide. Salamat, Lord, sa provision. And then sinasabi lang niya, Lord, salamat sa pagkain, sa bigas, salamat, Lord, sa mga pamasahin, ng pangangailangan namin dito sa bahay. Salamat, Lord. Just a simple prayer. The following week, someone handed her sobre. Nagulat siya. Sabi sa kanya, may sobre po para sa'yo. Sobre? Anong sobre? And then, nung tingnan niya yung sobre, guess how much? 20,000 pesos. At hindi po siya makapaniwala na that's for her. Ang sabi niya, is this for me? Nakalagay po dyan, para sa'yo eh. So you know, it's like, that's amazing, right? Just a simple and obedience. Amen? Yung ating maliit na pagsunod sa Diyos ay pwedeng maging kapalit ng walang hanggang kagalakan, walang hanggang kapayapaan sa ating buhay. Can you hear amen? Yung konting-konting pagsunod. Come on, palakpakan natin ang Panginoon. Kaya yung pagsunod natin sa Panginoon ay hindi po nawawala ng kabuluhan. Ang pagsunod ko sa Panginoon ay hindi nawawala ng kabuluhan. Minsan, naiisip ko, God, tumanda na ako para dito sa gawain mo, Lord. And what next? You know, sometimes you feel like discouraged. You feel like na parang you are lost because of things happening in your life. Pero one thing that God has reminded me always, I am faithful who has called you. Tapat akong Diyos na tumawag sa'yo. Sabi ko, God, tapat ka talaga. Totoo talaga. You know, if sometimes kina-question natin si God, don't allow the enemy of our soul na matapos ang buong araw na hindi ka nakipagdiig sa Diyos. Hello? Minsan may panahon na kailangan mong makipagbuno. Nasasabi mo, Lord, totoo ka. God, gagawin mo to. Pangako mo to. Amen? Subalit, lagi po itong nagsisimula sa relasyon. Sabihin nga po natin, relasyon. Ang puso ng Diyos ay laging nais niya na tayo ay magkaroon ng malapit na relasyon. At ang relasyon na yan ay punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng pagkalinga, at punong-puno po ng pagmamalasakit. At yun ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Kung meron po dito na parang you feel like lost, you are not lost. Walang sino man na mawawala sa Diyos. Ang laging problema, kumusta ang ating personal devotion sa Lord? Kumusta ang ating personal na relasyon sa Diyos? Amen? So, tanungin natin ang ating sarili, Lord, at saan ako nagkamali? Saan ako nagkasala? At pagkatapos mag-end ka ng pagpapakumbaba, katulad ng kanyang sinabi, nananahan siya sa pusong mapagpakumbabang loob at nagsisisi. Amen!
At kung ang bawat nagsisisi na ito ay talagang sobra na nagsasabi, Lord, kailangan kita, magpapatuloy at magpapatuloy ang presensya ng Diyos sa iyong buhay. Ang sabi nga po, tuloy ang buhay na punong-puno ng pag-asa at punong-puno ng kulay. Amen? Amen. Lastly, gusto ko po itong basahin itong verse na ito sa Efeso 3:14-17. Nabasa ko na ito dati, pero gusto kong basahin ulit ito. Dahil dito ako'y lumuluhod sa harapan ng Ama, na mula sa Kanya'y nagkakaroon ng pangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Dinadalangin kong sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa Kanyang kayamanan at kadakilaan. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig, dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain. Ang pag-ibig ng Diyos ang laging pundasyon po. Kung ikaw ay nagnanais na mapatawad ng Diyos, bumalik ka sa pag-ibig ng Diyos. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay lagi pong nagsasabi na ikaw ay kabilang sa Kanyang kaharian. Hindi ka kailanman itataboy ng pag-ibig ng Diyos. Is that good news? That's good news. Hindi niya tayo tinataboy sa halip tayo po ay Kanyang kinakalinga, tayo ay Kanyang lagi na pinaparamdam sa atin na tayo ay mahalaga at ikaw ang pinakamahalaga na Kanyang nilikha. Amen? So, napakasarap pakinggan na kapag ikaw ay nalulungkot, napakasarap pakinggan na someone will tell you na ikaw ay mahalaga, ikaw ay minamahal. Amen? At yun ang ating Diyos na buhay. So, ngayong umagang to, this is my last challenge. If you are experiencing difficulty sa buhay mo, at parang minsan hindi mo to naiintindihan, gusto kong sabihin sa'yo na huwag mo nang hintayin maintindihan.